Okay, mag-install tayo ng MTS manual transfer switch tsaka isang ano niyang distribution panel. So malaking load to, bali yung wire na babatakin natin mamaya para ma-install doon sa mga panel. 150mm squared yung bawat isang sukat ng wire nito. So sa ngayon, cable pulling muna tayo. Okay, tapos na tayo sa cable pulling. Yan, 3-phase kasi supply nito eh. Itong mga cable na to, main feeder nila yan. Yan ay magmula ron sa MTS, papunta rito sa distribution panel. Ang hirap patakin ano. Dito yung kakabit yung service entrance nila. Kami na rin ang magkakabit niyan. Kakasahan namin yan ng ST7 type ng service entrance yun. ST7 siya. Dito namin ikakabit yung MTS. Ito, itong dilaw na to, ito yung generator nila. So malapit lang yung pagkakabit namin. Yan, ito na yung ikakabit namin na double throw na MTS. Okay, manual transfer switch. Yan, load side yan. Line side, dalawa yan. Isa sa generator, isa sa grid, as a utility. Kakabit namin yung MTS dito sa wall. Gamit yung Dynabolt. Dynabolt yung gamit namin para mas matibay siya. Okay, naikasa na namin yung breaker. Madali lang naman tanggalin yan eh. Bali, apat na tornillo lang yan. Bulto naman yan, madali lang siya ikabit. Dinaklas namin yan, isang baklasan lang, tanggal niya kagad yung dalawa. Hindi ko na muna i-detali sa inyo yung mga masyadong obligadong bagay. Basta focus lang tayo sa installation para magkaroon kayo ng idea kung paano i-install to. Importante itong MTS na to kasi pagka nagkaroon ng interruption itong service provider natin, mabilis nating maililipat yung supply dun sa ating backup source ng kuryente. So magkakaroon lang tayo ng interruption siguro mga 10 or 15 seconds, maililipat na natin yung supply para tuloy-tuloy uli yung daloy ng kuryente gamit yung backup natin.
At once na magkaroon na uli ng talo ng kuryente yung service provider natin, ganun din, mabilis din nating maililipat yung sa pamamagitan ng NTS na ito. Okay, termination na tayo. Kakapitan natin yung mga wad dito sa mga bawat terminal niya. Kung napapansin nyo, bawat terminal, tigagalawang tornilyo yan. Kasi malaki talaga load do eh. Gamit natin 150mm squared na cable. Bali, tigalawa yan. Base A, base B, at base C. Sa pag-determinate ng ganito, kailangan wag lang natin kalilimutan yung mga tagging natin sa mga cable. Importante yun, mahirap yung mali yung mga tagging natin, maaaring magkamali tayo sa mga connection. Mahirap na, malalaking pananagutan to pag tayo nagkamali. Kaya kailangan lagi tayong double check. Yun ang kailangan talaga para hindi tayo magkamali. Itong kinakabit namin, itong sa line side na ito, galing to sa utility. Bali yung sa manggagaling sa generator, hindi pa namin may kakabit yun sa huli na yun. Magandang klase ng wire ang gamit namin dito, hindi ko na mapanggitin, nakakabuli. At yung mga sukat, importante yun kasi huwag kayong basta putol ng putol, mahirap yung makakaputol nyo, may siga agad, mahirap yun. Ito katulad ng ginagawa namin, sinusukat muna namin. Pag nasukat na namin yung tamang-tama lang doon sa terminal, saka kami puputol. So yung mga pinagputulan, alam niyo na kung anong mangyayari dyan. Tingnan din ninyo yung offset niyo, kailangan smooth lang yung pagkakabali niya para madali siyang ipasok doon sa butas ng terminal. So sukat namin maigi para malaman natin kung saan puputulin to. Ay, kita nyo naman mamaya kung pag-unjet nung kasama ko, putol ka agad yun. Hindi makakasahid sa lupa yan. Mga pinagputulan. Joke lang yun ha, mga boss. Bawal yun. Sa company namin, bawal yun. Sinusurrender namin lahat yan. Pag-audit niya pagkatapos, balik yan yung mga natitira. Sinusurrender namin yan, kalimitan sa mga gwardiya. With picture yun, pinipicture na namin para sigurado. Ayos ba yung boses ko? Sabi kasi nung asawa ko, parang ako lasing eh. Teka, load muna kayo ha. Tatake lang ako. Joke lang.
Okay, load side na tayo. Kung napapansin nyo, katulad nyo sa line side yan, kada isang terminal, dalawa rin siyang tornilyo. Bali, dalawang cable din yung papasok doon sa isang terminal. Kaya kung napapansin, ang ano lang, ang dumi lang yan tingnan kasi ang haba ng pagkakalo. Kasi nga, ayaw paputulan nung, ano, nung mayari. Gusto niya, naadyan pa rin yung sobra. So, mamaya, gagawa na lang namin ang paraan niya para magmukhang mayinig siya. Para maisara namin. So, tingin ko, may arbisara ito. Gawa ng dami sobrang huwag. Bagay, sayang nga naman. Okay, gawa na lang namin mamaya ang paraan niya. Double check lang natin yung mga terminal. Kailangan kahit anong iti-terminate nyo basta sa electrical, kailangan laging nasa maganda condition yung kanilang connection. Kasi magaaring pagka naglulos connection yan, mag-iinit yan, biti yan mag-apoy. Magiging problema ako sa sunog. Ito yung main distribution panel. Install namin to kanina. Hindi ko lang na-video kasi kasama ko yung mga boss ko. Ako mismo nag-terminate yan kanina. So okay naman siya. Okay, shoutout na lang doon sa mga kasama ko sa pag-install. Salamat sa inyo kasi naging madali yung trabaho natin. Yeah, this mine. Hey, pa-vlog ko kayo. Yan, mga bata ko eh, mga gumagawang yan. Ito, helper ko lang ito eh. Ito, yan. Yan lang ang gilip. Taga-tornilyo lang yan.